Hello mabuhay! My name is Trining Saginsin and welcome to my YouTube channel, Channel 3 Philippines! Anyong haseyo! Well, on today's video, ang gagawin ko naman ay mag-unpack ako at magluluto ako ng in-order ko sa Lazada nitong sale. Na sabi ko nga ay every month ay palaging may sale either sa Shopee at saka sa Lazada. At ang in-order ko sa, ang isa sa mga in-order ko, wow mga... Ang isa sa mga in-order ko sa Lazada ay yung napapanood ko most of the time sa mga K-drama. Iyan yung black noodles. Na talagang as in, naka-curious ako na ano kaya ang lasa nun. Parang mukhang masarap. And wala kasi ditong ganun eh. Wala akong makitang ganun sa Pure Gold. So, sinearch ko sa Lazada at minakita naman ako na black noodles na first time ko matitikman. And, kahit na nag-trending sa Twitter ang Cancel Korea, well, sa akin na dumating ang order ko ngayon lang, September 11 or 12, I'm sorry. Dumating ang aking order galing Lazada. At dahil dyan, ang masasabi ko ay, hindi ko siya kinansel! Well, para sa akin, yung nag-trending sa Twitter na Cancel Korea, well, para sa akin, napakatindi na ng problema natin sa pandemya na nararanasan natin sa bansa natin at sa buong mundo. And for me na patulan pa natin ng isang, ang iilang comment ng isang bansa sa mga Pilipino. Well, for me, hindi na dapat patulan yon. Especially na may napanood nga ako sa YouTube kanina lang na may mga Koreano na kahit wala silang kinalaman doon sa issue ay nag-apologize sila sa mga Pilipino na nasaktan. And for me, bilang isang Pilipino, well, I really, really appreciate it from the bottom of my heart na sila ay nag-apologize kahit wala silang kinalaman doon. And sa akin, sa tindi ng problema kinakaharap natin, sa tindi ng pandemyang nararanasan natin sa ating bansa at sa buong mundo, well, for me, maybe it's time na we have to move on. At kailangan maging positibo pa rin tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. And because of that, well, it's time for me na i-unpack itong binili kong black noodles sa Lazada. First time ko siyang bubuksan at excited na akong lutuin siya kahit na as usual gabi na, magna 9:20 na. Tikman, gusto ko itong matikman. Well, dumating lang siya kanina at 299. Tatlong piraso yata ito. Hindi ko pa alam. Basta alam ko 299, tatlong piraso ito. And with meron siyang shipping fee na 80 pesos. So total na price na binayaran ko ay 379. So buksan na natin kung ano ba ito. At mukhang ano eh. Mukhang naka-box. Yan. Ano ba ito? Oh, naka-box siya. Ano sabi? Korean crispy seaweed stir-fried style. Kimnori. Naku, sana ano to? Sana ito yung hinahanap kong black noodles. I'm hoping... So, ayan, nasa box siya. At
Ano ba nakatalagay? Kinori. So, ayan. At, charan! Aha. Paldo. So, ang laman niya ay apat. Apat ang laman niya. Sana nga iba-iba ang flavor. Kaya lang, ano eh. Mukhang hindi. Isang flavor lang siya. 1, 2, 3, 4. So, apat siya. Apat. Apat na ganito. 1, 2, 3, 4. Yan. So, first time kong makakatikim ng gantong black noodles. Wala kasing ganito sa, ano, sa Pure Gold. Sa amin dito. Wala sa Pure Gold, wala sa Mercury, wala sa Super 8. Meron mga doon yung mga Korean noodles, pero hindi ito yung... Pero yung black noodles na napapanood ko nga sa K-drama, walang ganon. So, ayun. Bali, ang instruction dito ay... wow. Ang instruction ay... hindi ko maintindihan. Ano ba ito? Wala siyang English translation. So... paano ba ito? So, bahala na si Batman. Lulutuin ko na lang. So, eto na po. Naluto ko na siya. Bale, ang gagawin lang pala ay pakukuluan lang. Para ding, ano, parang pansit canton. Ganun lang. So, eto. Tapos, ilalagay ko na ang kanyang black sauce. So, tingnan natin kung ano ba ang magiging itsura nito. Oops. Excited. Ayan. Wow! Lahatin natin. Actually, ano siya eh. Madami yung noodles. At saka, talagang, kumbaga, ano, matataba yung ano niya. Yung noodles niya. Hindi katulad sa noodles natin sa Pilipinas na maninipis lang. Ito, kumbaga ano, malalaking hibla niya. Malaki. At saka marami talaga. So, halo-halo na natin. Mukhang masarap. Natatakam na ako. Wow! So, tikman na natin kung ano yung magiging lasa niya. Tikman na natin ang final verdict. Dali natin ng konti. Ano ba lasa niya? Lasang hindi ko maintindihan. Simpresan kumain ng black noodles ng Korean. Ano siya? Medyo matabang. Kasi diba sa atin, yung noodles natin, as in talagang malasa siya. Ito, ano siya, ano ko i-explain? Parang matabang na medyo mapait. Pero, dahil, alam yun na, kinain tayo ng sistema ng Korean. So, talagang very curious lang ako sa mga pagkain nila. So, yun. Tapos yung pagka-black ng sauce niya. Well, actually, hindi naman pala siya totally black.
Kasi pag napapanood mo sa K-drama, parang black na black, ano? Pero hindi naman eh. Parang ano siya, toyo na, yun ang, ganun ang kulay niya. Parang kulay toyo, soy sauce. So, yun. Masarap din. Ma-enjoy ko to. Siyempre, Korean eh. Ako pa ba? Alam ko, natatakam kayo. Kain po tayo. And then, dahil, actually, yung soju nila, natikman ko na rin. Kasi, sa Pure Gold may soju. Ang problema nga lang sa soju nila, mahal. May sipa din, pero hindi siya katulad yung sasin. Yung parang, yung napapanood ko sa K-drama na as in nalalasing ka. Doon, pag sa soju nila, na kailangan uminom ko muna ng mga ilang bote bago ka malasing. Pero grabe, sa isang bote, ang price ng soju, ang alam ko, nasa 100 plus. So, ang ginawa ko na lang ay bumili na lang ako ng Tanduay Ice. First time kong iinom nito. So, Tanduay Ice, deke naman. Kasi ano eh, totoo naman, gabi naman. And Saturday bukas, so the following day, lockdown naman. Hindi naman ako maglalasing. Kumbaga, trip ko lang. Ayan. So, ayan. And that's it for now. And try nyo din na bumili ng black noodles ng Korea. At ang ito ay paldo. Paldo ang tatak niya. So, ayan. So, thank you for watching. And see you on my next vlog. Bye! Annyeonghaseyo!